Hi, Home Searchers! For today, we will explore this fully renovated, three-level modern Asian house here in Ayala West Grove, Silang, Cavite. My name is Eva and I am your real estate broker friend. Now let's start the house tour! Alam niyo ba na napaka-accessible lang ng Ayala West Grove kasi ang lapit niya lang sa Calac at talagang high-end subdivision. Ang ganda ng location nitong bahay na to kasi itong part na to, cul-de-sac na siya. Meaning, wala ka na diyang neighbors kaya pwede ka diyang mag-park. Tapos ang Ayala West Grove talaga, ang daming halaman, maraming puno, mga pine trees. At lalo na itong bahay na to, modern Asian tropical inspired din siya na may lot area na 372 square meters. At ang floor area niya nasa 456 square meters. At ang orientation niya is facing northwest, yung fasad ng ating house. At ito na nga ang ating gate, lucky number 8. Very nice siya, pasok na kagad tayo. Owner built house ito, kaya naman materials fuertes. Ito yung 2-car carport. Ayan, tapos dito yung papunta sa ating entrance. Pero kita mo naman, papunta ka pa lang sa entrance, talagang may inspire ka. Inspired by nature itong bahay mo. Kasi napakaraming plants, so talagang fully landscape. Andun pa yung gate, pero yung plants niya hanggang dito. So up to here, oh, puro plants ka talaga. So kung mahilig ka sa halaman, ma-appreciate mo tong ganda ng iyong modern tropical inspired house. O up to here, actually medyo may pababa pa doon. So mamaya ipapakita ko sa inyo yon. Pero dito naman tayo, papasok tayo sa ating main door. Pero bago tayo makapasok doon, pag naglakad ka dito, meron kang koi pond. And this is your covered porch. Meron ka pang upuan dito. So pwede rin ditong magstay. Tapos ang ganda pa rin niya kasi nga kitang-kita natin yung mga plants at yung mga neighbors mo na ang gagandang bahay, ang lalaki din. Ito na nga ang main door. Pero bago ko ipakita ang future house mo, syempre request ko naman na i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Home Search Philippines para updated ka lagi sa mga videos ng magagandang houses. At pasukin na natin! And welcome to your modern Asian house dito sa Ayala West Grove, Silang, Cavite. High-end subdivision. Ito na yung pinaka-foyer. So ito, pwede kang maglagay dito ng mirror yung malaki. Tapos dito yung buffet table mo. Ito naman, malaki ring window. May screens na rin. Kitang-kita mo yung koi pond, pati yung mga plants mo. At yung neighborhood. Ayan o, ang lalaki ng bahay ng neighbor. Tapos, punta tayo dito sa living space na talaga namang empathic. O, may konting elevation. Isang step lang naman. Tapos, wood yung flooring. And this is your living area. Dami rin mga glass dito sa bahay na to. Nagaya nitong mga corner glass na to. At as window na rin siya. And may sliding door. Papunta dun sa garden at papunta dun sa lower ground. So, bahala ka ng ayusan itong iyong living space. Kung kailangan mo ng interior decorator, meron tayo ha. Para lalong gumanda ang iyong bahay. At itong living space, may access papunta dito sa balcony. Wah, punta tayo. Malaki din yung balcony ha. Ito mga tempered glass. Tapos dito, ang ganda talagang magstay, magchillax kasi kitang-kita mo yung greens, yung mga plants. Meron ka pang pine trees, so actually easement na lang yun ng subdivision, so wala na magtatay yung bahay dyan. Kaya naman yung airflow papunta sa bahay mo, talagang presko dito lalo na sa balcony. Tapos ang ganda, ang sarap magstay dito kapag nakakakita ka ng mga pine trees. Para ka nasa Baguio. So meron kang access din dito sa yung dining area kasi may sliding door. Pero dun ulit tayo papasok sa yung living room. From your balcony, eto na ulit yung living room na napakalapit lang dito sa yung kitchen. This is a shoe kitchen. Pero utility kitchen or daily kitchen dun sa lower level. Pero ito, regular shape. Ang aliwala sa, kasi kita mo naman tong window na to, may screens din. Double sink. Meron ka ng rep dito. Actually, kayo nandito naka-stay yung owner. Tapos marami rin tayong mga cupboards.
meron tayong 4-burner stove. So ito, nasa gitna ng bahay. Nasa pagitan siya ng living at ng iyong dining area. Ito na yung napakaliwag ng dining area. Ito uli yung pinuntahan nating balcony. So accessible yung ating dining space dito sa iyong magandang balcony. Tapos napakaaliwalas talaga ng dining area, no? Kasi if you can see that, itong buong wall na to, talagang puro mirrors lang siya or glass. So kitang-kita natin yung ganda ng subdivision. Marami kang makikitang plants. Actually, different kinds of plants yan. Yung iba dyan, mga fruit-bearing trees. So kasha dito kahit mga 12-seater na dining set. Tapos pwede mo lagyan ng blinds or ng curtains. Pero pwede hindi na lang din. Kasi sayang naman yung view, no? Parang meron kang picturesque view ng mga trees of different kinds. Oh, ito parang nakalagay lang to dito. Pero pwede ka talagang maglingin ng malaking-malaking candle. May mga windows din tayo dito. Tapos lahat may screens na. So type mo ba ang iyong spacious na dining area? Muna tayo sa ground per bedroom. Let's go. Functional din yung space planning ng ating modern Asian house. No? Ito na nga yung ground per bedroom. Tapos meron siyang mga kapis na door. Parang may pagka-Filipino inspired din siya. So, meron siyang pocket door. Ganyanin lang natin. Tapos, eto na yung room. Pwede ka manood dito ng TV. So, pwede rin siyang TV room. May mga cabinet. Eto, it's just a double bed to eh. I mean, pull-out bed. Tapos, kita natin dito yung ating garage. Actually, lahat ng mga windows talaga nila, oversized. Tsaka lahat may mga screen. So, ngayon kasi ginagawa nila to as TV room, kaya naglagay ng TV rito. So, may mga provision ka na dyan, may mga outlet. Tapos, meron siyang own bathroom. Meron din ganitong klaseng door. Kaya, nahihila din siya or napupul. This is your bathroom for this bedroom. Pero itong room na to, or bathroom na to, meron siyang isang access dito. Just in case meron kang guest, double na rin siya sa powder room. So, ito naman ang looks niya. Yan, talagang may shower kasi nga kung gagamitin mo siya as a bedroom. Yan, kompleto. Meron tayong pwedeng gawing senior bedroom. Ito yung ground level natin. Meron tayong lower ground. Kaya may staircase. Punta tayo dito. May mga step lights dito. So, during the night, yan na lang i-on mo. Tapos itong mga tempered glass. Baba tayo. Ito yung must-have sa lahat ng bahay. Itong room na to, puntahan natin. Ang napakalaki mong storage room. O, diba? Lahat kasha. Kasi naman ang laki, tapos mataas din yung clearance, no? Pwede nga rin siyang gawing bedroom, pero ganito kalaki ang iyong storage. So, lahat ng maleta, lahat ng mga Christmas decors, kasyang-kasya, pati yung mga bufor, lahat ng hindi mo na ginagamit. For the meantime, yan, pwede mong ilagay dito sa iyong oversized storage room. At across, eto yon, may another door. And this is your daily kitchen naman. Puntahan natin. Pagpasok natin ang door leading to the daily kitchen. Meron kang makikita rito. At eto na nga yung pinaka-circuit breaker. Dito na yun lahat. Mga tungkol sa electrical. Tapos dito, meron uli. Meron kasi ditong laundry chute. So, dito mahuhulog ang mga labahin. Sige, tuturo ko sa inyo mamaya sa third floor kung ano tong laundry chute na to. At dito naman yung helper's room. Tara, pasukin natin. Medyo malaki rin naman tong kanyang helper's room. Ayan, dito naman yung mayong cabinets. Tapos may own bathroom din siya. Ito yun. So, meron kang maid's room at meron ka rin driver's room. Pero sa labas yun. Dito sa loob, ayan, halatang halata, merong laundry area. May washing machine doon. Ito may mga, ano ba to, sampayan. So, ito yung laundry room one na may pocket door, sliding. Tapos across, meron kang double sink. Ayan, at padalas nandito ang helper. May lutuan din siya dito. And actually, kasama na yung mga nakikita yung mga stove, yung mga rep, yan, included. Tapos sa labas, doon natin makikita ang iyong driver's room. Punta tayo. Andito na tayo sa
gilid ng iyong house. Ang ganda nito kasi talaga may cover siya. I mean, may roofing. Tapos, itong mga additional storage lang naman. This is storage. Also a storage. Tapos, itong staircase na to papunta dun sa iyong garage. May mga step lights din, oh. Tapos, ang taas ng fence, oh, yung concrete fence mo, mataas. And dito sa part na to, na wala namang ganap, kaya pag tumingala ka, parang may mga rods. So, pwede mo na siyang gawing sampayan dito sa labas na to. Kasi matutuyo talaga yung mga damit kasi wala ka ditong roofing. Dito sa part ng may roof, eto na yung driver's room. Ay, nandito pala yung driver ngayon. So, meron siyang sariling bathroom. Tapos, eto naman yung iyong backyard. Actually, up to here sa nakikita yung white na to, ito yung property line. But since wala na talaga nakiklaim nito, parang ano na lang to, extra garden na lang. Parang easement na kasi to ng subdivision. So, ang may access na lang dito, ikaw as the homeowner, kaya hindi na nilagyan nila ng fence. Para naman mapakinabangan pa, di ba? Pwede magtanim. Kagaya nito, maraming mga oregano. Actually, pag mahilig kang mag-garden, pwede mo siyang lagyan ng grass. Tapos parang yan, may-utilize mo siya as your garden. Nandito pa rin tayo sa yung lower level sa labas. At napansin nyo naman itong mga natural stone na to. Halos sa buong likod ng bahay, present itong ganitong kagandang mga stones. Tapos, ayan, meron kang staircase dito. Papunta yan dun sa yung garden sa may malapit sa koi pond at saka sa entrance. Tapos, ito yung fence. Ito yung sinasabi ko na extra lot na ang nagtanim na ng mga puno na yan, yung mismong owner dito. At may access to papunta sa yung gym. Ayan, ito yon. Pero dun ulit tayo papasok para hindi kayo malito. So, balik tayo. Actually, itong lower level, ang daming mga rooms dito. At saka talagang gamit na gamit itong ating lower level. Kasi nandito yung gym, nandito itong dirty kitchen, pati yung helper's room, pati yung storage room. At may magandang lugar dito sa lower level na talagang magugustuhan nyo. Ito na nga yung isa sa mga favorite room ko dito sa bahay na to. Kasi Mulan Rouge inspired ang iyong theater room. Na, papasukin na natin. At ito na nga ang iyong magandang theater room na parang nasa ibang bansa. Mulan Rouge nga, di ba? Yan o, kita mo naman may mga red pa mga curtains. So parang nasa movie house. And may konting elevation. At ang mga upuan nila, mga lazy boy na talaga naman, pwede kang halos humiga. So, pwede rito manood mga 6 persons. May mga lights po. At diba ganito yung sa mga magagandang sinihan, sa mga Broadway. Tapos yung mga design nila rito, talagang dinesign nila to para kunyari nasa Broadway sila. Tapos, ang laki nung kanilang projector. Tapos, syempre, yung mga sounds nila rito, pang sinihan ng peg. Tapos, actually, isang magandang part nito, yung theater room ay ang napakadaming collection na mga CD. So, kasama naman itong mga CD. Kasi hindi sila mahilig manood ng movie sa labas. Dito na lang. Kaya ang gagawin nila, pumibili sila ng mga CD. Ang dami, di ba? Pero kulang pa yan. Kasi dito sa mga gilid, sasarado ko muna. O, hindi halata, no, na ano pala siya, storage or lalagayan siya ng mga thing. Dito sa mga curtains na to, under the curtains or pag tinignan mo yung curtains, marami pa rin, no? Mahinig sila talaga manood ng mga movies. Tinanong ko nga kung napanood na nila Hachane. Yes daw. At meron pa dito sa kabila. So, isa lang ibig sabihin nito. Talagang movie marathon ang mangyayari sa'yo kapag dito ka sa nakastay sa yung theater room. Tapos kung titingnan natin yung mga cornisa niya, you know, gaganda ng cornisa. At ito naman, sa ceiling naman, parang mga stars. So, pag naka-off yung mga light, yan lang yung naka-on. O, diba, feeling mo nasa, ano ha, under the moon and stars. What can you say about your Mulan Rouge inspired theater room? Lagyan mo dyan sa ating comment section. At sabi ko nga, maraming ganap dito sa yung lower level kasi pag naglakad tayong konti, may mga makikita na naman tayong magaganda. So, let's go. And this is your gym area. O, meron ka ditong pang sit-up.
Ito, hindi ko alam ano ba tawag nyo dyan. Sige, lagay na lang natin sa comment section ni Abswing ka dito. Tapos meron ka pang treadmill, oh. Tapos habang nagtitreadmill ka, ang view mo dito yung trees, yung greens. And dito sa part na to, meron ka namang, at ito alam to ng mga mahilig mag-gym, eh. Ayan, so sa baba, dito ka talaga magpapaganda ng katawan. Tapos, alam mo ang press ko dito, kahit nasa lower level tayo, kasi ang hangin talaga, dahil bukas nung ating sliding door, may screen lang siya. Tapos ayan, ang ganda ng mga puno. Di ba, nakaka-inspired magpaganda ng katawan. At meron pang isang room dito, extra room. So sabihin na lang natin na it's a den na pwede rin gawing bedroom. Meron pa rin itong storage. Meron sliding door dito. Tapos may AC. So this is just a den na overlooking ang iyong garden, ang mapunong lugar ng Ayala West Grove. So, sa ground floor, meron na tayo isang bedroom. Dito sa lower level, meron tayong den. At wait, there's more, ha? Pero itong part na to, ang ganda talagang maging gym nito kasi meron kang life-size mirror. Nakitang-kita mo ang ginagawa mo. Actually, parang sa dance studio, no? So, kung mahilig ka rin mag-dance, eto na rin yung parang area mo para mag-dance ka. Tapos, yung mga may anak na nagbabalay, diba ito yun, yung parang pag nagbabalay sila, may ganitong rod. So, ayan, meron ka na parang dance studio, doubled as your gym. At eto nga yung sinasabi ko na another magandang part nitong lower level aside sa ating gym, sa ating Moulin Rouge Theater Room at sa malaking storage ay ang iyong sauna. O, diba? Malaking yung sauna nila. Kasi dyan mga dalawa, tatlong tao. Meron ka dito water closet. Meron ka ng bidet. Tapos dito shower area. Pwede mag-shower muna. Tapos yan, papasok ka na. Actually, lahat to functional. At ito na nga ang iyong sauna. So, pwede mong kasama ang iyong spouse. Pwede dalawang tao. Pero since malaki siya, siguro kung siksikan ba mga friends mo, kasha maximum 4 pag medyo slim. Pero pag hindi, mga tatlo lang. Tingnan natin ang loob. Sabi nila, healthy daw pag nagpapasona ka once in a while. Totoo ba? Kasi hindi ako mahilig masyado magpasona. Pero alam niyo naman sa mga spa. O di pwede ka na rin mag... Actually, yung room na yon, yung den, pwede mo siyang gawing spa na room. Doon ka maglalagay ng parang massage chair, diba? Talagang functional itong kanilang lower level kasi nandito yung kanilang theater, yung dirty kitchen, yung gym. Tapos dito, meron ka pang mga bookshelves under the stairs. So, marami kang mga books. Ayan, ilalagay mo lang dyan. Kasya na rin, no? Kahit na tayo para makita mo na ang iyong mga bedroom. Let's go! At kung gusto mo nga makita ang pictures ito, visit mo rin yung ating website na www.homesearch.ph para makakita ka pa ng mga similar houses. Ngayon nga, akitin na natin. Go! Napakaliwanag talaga dito sa landing kasi naman, no, meron tayo itong glass at frosted pa yan, ha? Lalo na pag wala yan, akong sobrang liwanag talaga dito. Tapos lahat talaga dito tempered glass, tapos may mga step lights. Ikat na tayo ulit. At nasa third level na tayo, meron dito 3 bedrooms at ito ay linen cabinet now. Patsukin na natin itong iyong boys room. Itong room na to, meron pa siyang attic room. Pero mamaya na yan, dito muna tayo sa regular shape na bedroom. So under the stairs dito, may mga cabinet ka. Tapos ito na yung study area. At syempre, meron siyang cabinet na may mirror na. May mga blinds na rin. Ito, double bed. Tapos, meron siyang own bathroom. High ceiling dito sa part na to, kaya may mga Japanese lanterns dyan. Tapos, ito, meron ka na naman window na may blinds na overlooking our street and neighbor. Pwede ka pa maglagay dito ng table. Tapos, ang lapit mo na dito sa yung bathroom. Na mataas ang ceiling, ha? Meron ka pang bathtub. Doubled na rin as your shower area. May bidet, yung water closet. Tapos may mga blinds na rito. Kasi ito glass halos yung buong wall ng iyong bathroom. Na malaki. Tapos ang ganda ng flooring, no? Parang bato-bato siya.
But may mapapansin ba kayo? Ano ba ito? Sa mga nagpo-pole dancing dyan. Ang ganda nito. Pero sa totoo, ginagamit lang to as ang tawag nila dito parang police pole or fireman pole. Kasi kung nandun sa third, yung nasa attic, yung boy, pag gusto niyang mabilis bumaba, ito na lang, dito na lang siya bababa. Ano ba yun? Basta yung mga ginagawa ng mga fireman. So, sisilipin lang natin itong attic room. So, yung dalawang rooms dito sa second floor, parehong merong attic room. So, pwede mo siyang i-utilize as storage at kung ano-ano pa. So, akitin na natin. Go! Yung boys room. At meron pa rin itong balcony. Ayala West Group is a high-end subdivision developed by Ayala Land. Kaya talagang ang gaganda ng mga bahay din tinatayo dito. At ang ganda rin ng location niya, malapit sa Nuvali, malapit nga sa Calac. At ito mga tempered glass to. Tapos gusto mo ng fresh air. Ayan, ang dami dito sa Ayala West Group. Balik na tayo. At kung natatandaan nyo dun sa ating utility kitchen or daily kitchen, meron tayo dong laundry chute. Ito na yon. Kung nandito ka sa third floor at meron kang mga labahin, ihuhulog mo lang dito sa ating laundry chute. Ayun, mapupunta na siya dun sa yung daily kitchen or dirty kitchen. Nandun din yung iyong helper. So, kunin niya na yung mga ating dirty clothes. Ang galing, no? Ngayon lang ako nakakita dito ng laundry chute daw. Ang tawag. At ito naman yung isang room. Ito yung girls room na kapareho lang ng ating boys room na meron ding attic room, meron ding own bathroom, at meron ding bathtub. Kaso nandyan kasi yung owner. So, diretso na tayo dito sa ating master bedroom. So, let's go! Huge master bedroom. Meron dito walkway, konti. Pwede kang maglagay dyan ng mga gallery, pwedeng paintings, pwedeng pictures, both sides. At ito na nga ang iyong high ceiling na master bedroom. May AC. Tapos ito parang na-amaze ako sa ganda ng view ng iyong master bedroom. Kasi kitang-kita mo talaga rito yung mga pine trees, yung mga puno sa buong wall na to. So talagang wall to wall made of glass. Para na rin siyang glass house. At may mga blinds ka na rin. Actually dalawa yung blind. Meron kang blind na ito, parang sheer lang siya. Kita mo pa rin yung view. Kita mo pa rin yung mga trees. At meron another blind. Ito naman, blackout na blind. Kasi kung natutulog ka at gusto mo talagang huwag kagad magising dahil na maliwanag, yan, meron kang blackout. Kasi hindi ka masisilaw. At itong space ito, malaki pa to. Tapos yung flooring niya, engineered wood flooring. Ang ganda ng modern Asian inspired house, no? Kasi ang daming mga glass, especially yung location na to, ang dami talaga mga trees. Tapos ito na yung bed mo, pwede rito king size or queen size bed. At meron ka rito yung headboard, at sa likod ng headboard na do, nandiyan ang iyong walk-in closet. Ito na yon, may mga mirror. So parang his and hers walk-in closet, almost floor to ceiling yung height niya, mga modular type. Tapos maliwanag na naman dito sa iyo walk-in closet kasi nga ang dami mong mga windows, may mga blinds din. Dalawa yung blinds ha. At malapit na to dito sa ating bathtub. So, kita nyo naman yung mosaics na tiles. Blue, parang ocean. Yung feel dito sa iyong bathtub na may jacuzzi. Meron ka rin sink, may mirror ka rin na malaki. Sabi, meron kang water closet niya. Parang kiss and hers. Meron kang door na sliding. May mga kapis din. No? Parang ito naman Filipino inspired yung mga kapis na yan. So kung gusto mo, ito yung iyong hers. Tapos konting lakad. Ito naman yung kiss. O, depende na lang kung sino mahilig gumamit ng bathtub. Ah. Same lang din. Meron kang sliding door na made of kapis. This time, itong bathroom na to, wala siyang bata pero meron naman siyang shower. So, kung yung wife ay mahilig gumamit ng bathtub, dun siya. Tapos yung husband, dito naman siya. Ayan, meron din bidet na. Ano po, yung kanyang tiles na black. Ang lakas ng dating, ang lakas naman maka-modern. Kitang-kita mo na, ang ganda ng iyong master bedroom. Dito tayo dadaan sa kabilang side. Kung meron tayo dyang
viewers na seller din o may property na gustong ipabenta, syempre pwede mo akong tawagan at i-feature natin dito sa ating channel ang iyong house for sale. Also, kung ikaw naman ay lot owner at gusto mong magpatayo ng iyong residential house or kahit commercial building, pwede mo rin akong tawagan. Ngayon naman, request ko na i-click mo na yung subscribe button here. Ito yung mga latest videos at ito naman yung mga similar videos. And I'll see you on the next video!